Hello mga bata! Nandiyan na pala kayo! Magandang araw! Kumusta kayo? Welcome sa panibagong episode ng Arty School dito sa DepEd TV! Ako nga pala si Sir Rafi, ang inyong cool na cool na art teacher! Ngayong araw, ang pag-aaral ng singing ay siguradong ma-enjoy natin! Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, itaas ang kamay! Pumalakpak ng 3 beses. Ihanda na ang inyong mga mata at isipan para sa art lesson natin ngayong umaga. Mga bata, alam nyo ba na may iba't ibang kasangkapan at kagamitan na kailangan natin upang makabuo tayo ng isang likhang singing? Mula sa iba't ibang kasangkapan o kagamitan na ito, ay maaari na tayong makalikha ng sariling larawan. Larawan ng pamilya, tahanan, at paaralan. Ito ay magandang paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili. Art kaalaman na! May mga nabibiling kagamitan na karaniwang ginagamit natin sa pagguhit. Katulad na lamang ng lapis, crayola, at mga papel na dekulay. Ang lapis ay karaniwang instrumentong ginagamit natin sa pagsusulat at pagguhit. Ang crayola naman ay isang instrumentong ginagamit na pangkulay sa iyong mga iginuhit. Ang mga papel na dekulay naman ay uri ng papel kung saan mayroon itong iba't ibang kulay na maaari nating gamitin pandisenyo o palamuti sa ating mga likhang sining. Mayroon din naman tayong tinatawag na natural na material na maaaring gamitin natin sa pagguhit. Katulad na lamang ng sinamay, balat ng puno, at dahon. Ang sinamay ay makislap na tela na gawa sa abaka na ginagamit sa paggawa ng sombrero, laso, bag, at mga damit. Ang balat ng puno at dahon ay mula sa likas na yaman na matatagpuan lang sa ating paligid. Paano nga ba nagagamit ito sa paglikha ng isang sining? Halika, alamin natin! Guhit galing na! Pagmasdan natin ang nasa larawan. Ito ay mga dahon. Ito rin ay isang likhang sining. May mga kagamitan at kasangkapan ang maaari nating gamitin sa pagguhit nito. Paano nga ba ito nabuo? Ito ay binuo mula sa pinagsamang natural na material at nabibiling kagamitan. Napakasimple lamang nitong gawin, mga bata. Maghanda kayo ng isang malinis na papel o bond paper, crayola at dahon. Una ay ipailalim ang dahon sa papel o bond paper. Pagkatapos ay ikuskus natin ang ating pangkulay hanggang sa bumakat ang hugis at detalye ng dahon sa papel. Maging malumanay sa pagkuskos ng pangkulay upang malinaw nating mabuo ang imahe ng dahon. Maaari kayong maging malikhain sa pagbuo nito. Gumamit ng iba't ibang kulay kung nais nyo. Maaari rin kayong magdagdag ng iba pang mga detalye. Jaran! Ayan mga bata, nakalikha tayo ng isang sining na mula sa isang dahon, crayola at papel. Maiguguhit nyo rin ang inyong tahanan sa pamamagitan ng iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa pagguhit. Maghanda lamang kayo ng ruler, lapis, sign pen o marker, color pencil o crayola at isang malinis na papel o bond paper. Handa ka na ba? Halika at simulan na natin!
Gamit ang ruler at lapis ay gumawa tayo ng iba't ibang linya at hugis na bumubuo sa ating tahanan. Kung ikaw ay sigurado na sa iyong iginuhit, gamitin ang iyong marker o sign pen sa paglalagay ng mga importanteng detalye ng iyong tahanan. Pagkatapos ay burahin ang mga natitirang linya na nakalapis. Simulan na nating kulayan ang ating tahanan. Gamitin natin ang ating mga kagamitan sa pagkukulay, gaya ng Crayola o color pencil. Eto na! Ayan mga bata, nakaguhit tayo ng isang makulay na tahanan gamit ang iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa pagguhit. Mga bata, bukod sa karaniwan nating ginagamit sa pagguhit, gaya ng lapis, crayola, papel na dekulay, ay maaari rin tayong gumamit ng iba pang mga materyales. Gaya ng aking nabanggit kanina, maaari tayong gumamit ng dahon, balat ng kahoy, sinamay, at iba pang mga natural na material. Bukod pa rito, ay maaari rin tayong gumamit ng uling at maliliit na buto o binhi ng halaman. Sa susunod nating pagkikita, ay isa sa mga ito ang ating gagamitin upang makagawa muli tayo ng isang magandang obra. Sining galing na! Magbigay kayo ng mga materyales na nakikita niyong ginagamit sa pagguhit ng dalawang bata na nasa larawan. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang hanapin ang mga ito. Simulan niyo na mga bata! Ngayon mga bata, ay isa-isahin na natin ang materyales na ginagamit sa pagguhit ng dalawang bata na nasa larawan. Makikita natin na sila ay gumamit ng lapis, buto o binhi, dahon, crayola, popsicle sticks, at glue. Alam kong nakita nyo rin ang tamang kasagutan. Dahil dyan, ay bibigyan ko kayo ng 5 bituin na tumataginting. Dahil yan sa galing mo sa sining. Sining ni Chikiting! Sa mga batang mahilig mag-drawing o magpinta, sali na sa sining ni Chikiting. Ifa-flash namin dito ang inyong magagandang likhang sining. Ngayon ay alam na natin ang mga kagamitan at kasangkapan na maaari nating gamitin sa pagguhit. Mga bata, hindi naman natin kailangang gumastos ng malaki para makabuo tayo ng isang magandang sining. May mga tinatawag tayong natural na materyales na malaya nating makukuha sa ating paligid. Basta't lagi nating aalagaan at ingatan ang ating likas na yaman.
Mga bata, hindi mahalaga kung ano o magkano ang mga ginamit mong materyales sa iyong likhang sining. Makikita at makikita natin ang natural na ganda nito basta't ito'y galing sa iyong puso. Muli, ako ang inyong Sir Rafi na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay ating pagyamanin. Talento mo ay biyaya. Ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Abangan natin ang mga susunod pang leksyon dito sa DepEd TV, kung saan ang pag-aaral ng art ay cool na cool. Art is cool! Hanggang sa susunod na linggo, mga bata!